Magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sana ay nasa magandang kalagayan kayo ngayong umaga. Pag-usapan po natin mga kaibigan itong pangyayari sa Pilipinas. Lalo-lalo na po ang mga kaganapan dyan sa ating political arena. Ang bangayan po mga kaibigan patungkol po kay Vice President Cyril Duterte against po sa mga anti-Duterte. Nabalitaan po natin mga kaibigan, meron na pong kasong isinampang impeachment case laban po kay President o Vice President Sara Duterte. Ang masakit dyan na katotohanan mga kaibigan na pag siya ay guilty or mag-impeach, ayan po, the end of the card. Kasi po kasama po sa kanyang punishment o ma-impeach bilang Vice President, that will be the first ever in the history of the Philippines, ay perpetual disqualification of holding any government position. Ibig sabihin po mga kaibigan, hindi po siya pwedeng tumakbo any position sa government. Eh siya po ang hope ng mga DDS or mga supporters ng President Duterte for the next election, 2028 presidential election. Eh kung pa-impeach po si Sara Duterte, mga kaibigan, that's the end of everything. Kaya isang malungkot at masakit na balita po yan sa ating mga solidong supporters po ng mga Duterte. Ganyan po ang politika sa Pilipinas, mga kaibigan ko. Ito po alam po natin, libo-libo po ang mayroong tinatawag na confidential fund. Pero ang tanong po ng karamihang supporter po ni Vice President Sara Duterte at sa iba po ng mga magagaling dyan, eh bakit parang sinisingle out po na parang si Vice President Duterte lang po ang tinatanong kung saan napunta ang kanyang confidential fund. Ngayon ang tanong kung si Bongbong Marcos na tanungin kung saan napunta ang confidential fund. Pambihirang yan. Sobrang laki. Kung saan-saan, hindi natin alam. Siyempre, yung iba dyan, na mga buwaya. Na kung saan mga kaibigan ay talamak po ang pamimigay po ng tinatawag na ayuda. Ang tanong pag naubos na po yung pera ng bayan, sino ang magbabayad ng utang ng Pilipinas? Aba siyempre ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino na masisipag nagbabayad ng tax. At siyempre yung mga OFW po natin nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Kami po mga kaibigan ay nasaktan sa mga pangyayari. Dahil po ay aming inasahan ay pagpatuloy po ni President Bongbong Marcos ang napagsimulan ni President Duterte. Ngunit ating po nabalitaan na ang kanyang mga proyekto ay itinigil naman po dahil po wala itong budget na itinaga ng Kongreso. So yun lang po ang ating pag-usap ngayong umaga at ako po'y matulog naman. Ang oras po natin nasa alas 12 na po ng midnight na po dito sa aming lugar. Ito po yung lingkod, kaibigan, Rapi Turco.